Isa ka rin ba sa mga netizens na nagtatanong kung kumusta at nasaan na si Janet Arnaiz sa ngayon? Isa siya sa mga gandang leading ladies noon ng mga action stars. Sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang mga detalyeng aming nakalap hinggil sa kanyang buhay mula sa pagpasok niya sa showbiz hanggang sa siya ay biglang naglaho. Bukod sa pagiging mahusay na aktres, si Janet ay nabiyaan rin ng husay sa pagkanta. Pero bago niya tuluyan na pasok ang showbiz, siya ay nagkaroon muna ng mga commercial sa telebisyon. Sa isa sa mga commercial pa nga na nagawa niya ay ang cute ng dating niya sa isang produkto ng Charmy's Body Cologne noong dekada 80. At tapos nito, noong year 1986, napasama na siya sa cast ng youth-oriented show na That's Entertainment ni Kuya Germs Herman Moreno. Dito ay lubusan na niyang naipakita ang kanyang husay sa pagkanta at pagsayaw. Ang pagkakataong ito rin ang siyang nagbigay sa kanya ng matinding exposure upang siya ay magkaroon ng mga proyekto sa paggawa ng pelikula at ganun rin sa mga TV guestings. Kung hindi kami nagkakamali, higit sa 20 pelikula ang kanyang kinatampukan at ilan rito ay napili siya bilang leading lady. Noong 1993 naman, ginampanan niya ang karakter ni Rosette. Naka-lab team niya rito si Jeric Raval sa pelikulang Beloy Montemayor, Junior Tirador ng Cebu. Tutuloy na ako. Hindi mo ako mahal! Ang mahal mo, iyang sarili mo! At dahil isa siyang singer, nabigyan din siya ng pagkakataong makagawa ng song album at ito ay may titulong Hello Goodbye na nirelease noong 1991. Sa mga hindi nakakaalam, isa rin sa Janet sa mga sumubok sa Miss Saigon. Ito yung mga panahon pumatok at sumikat si Lea Salonga. Nagtagumpay siyang makapasok sa Final 6 pero nabigong makuha ang role na kanya sanang pinangarap. Sa halip, ito ay napunta kay Jamie Rivera. Tila nawala na ng gana si Janet para mag-perform mula noon. Kaya siguro siya ay hindi na muli pang bumalik sa showbiz. Nagdesisyon siyang magkaroon na lamang ng simpleng buhay. Siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Sa aming nakalap na impormasyon, narito lamang si Janet sa Pilipinas at mayroong negosyo. Updated naman sila ng kanyang mga kasamahan noon sa Das Entertainment dahil meron silang sariling messenger group. At dito sila nagkakausap at nagbabalitaan. Sa katunayan, kamakailan lang ay nagkaroon pa ng mini-reunion ang mga members ng DATS at namataan roon si Janet. Bagaman medyo nalagdagan ng kanyang timbang, bakas pa rin sa kanya ang natural na ganda. Ayon pa nga sa mga netizens na nakapag-comment sa kanyang mga larawan, halata umanong napakaganda niya noong kanyang kabataan. At walang halong retoke. Natural na natural ang ganda.